Ayan mga ka-pickers, panibagong araw, panibagong video. Magandang araw sa inyong lahat. Ang isi-share ko ngayong recipe, kung paano gumawa ng cheese roll. Marami nang gumawa nito, pero ituturo ko sa inyo kung paano yung maging quality siya. Yung mga simple lang na tinapay, kung paano siya pagandahin. Para masarap siya tingnan, gagaya nito. Ayan o. Ayan, yung cheese bread natin mga ka-bakers o. Ayan. Napakasarap nito tingnan. Pag, lalo na pag nasa ano na sa estante at napakalambot nito. Ayan o. Ayan yung texture niya o. Ganyan. Ayan. Ayan. Yung recipe nito mga ka-bakers. At saka yung recipe nitong Spanish. Ayan, kung nakikita nyo yung mga palaman. Ayan. Ayan ang mga palaman nito mga ka-bakers. So. Ayan. Ayan yung gitna nya, di ba? Ayan. Ayan ang ituturo ko sa inyo mga ka-bakers. Umpisahan na natin yung ating video. Yes, 30 grams.
First class, 3 kilo. Milk powder, 100 grams. Dubrim, 20 grams. Masahin na natin. Yan na, roller muna natin to mga kabikers. Yan na, tapos na natin na roller. Putulin natin siya ng yan, putulin natin ng 40 grams. Yan. Yan, tapos na siya, naputol na. Gagawin naman natin ngayon. So, slice lang natin ang ganyan lang siya kalaki ang kabikers, so slice natin ang ganyan kalaki. Ayan, ganyan o. Ayan. Tago na ito itong kalahati. Tayo. Thank you.
inches later. Ayan na mga ka-bakers, gawa na natin yung ating cheese roll. Susunod naman natin yung gagawin dito ay yung pang-toppings niya. Ngayon mga ka-bakers, para maging maganda yung quality ng cheese bread nyo, dito yun sa paggawa ng pang-toppings niya sa ibabaw kung paano natin siya timplahin. Mayroon kasi timpla dyan na pang ano, pag yan na ngayon, dry siya. Mayroon din maganda yung pagkaano, kaya parang quality siyang tingnan. Kaya, yun na, gawin na natin mga ka-bakers yung pan-toppings. Kaya mga ka-bakers, magtitimpla na tayo ng ating harina. Tri-fourth na third class. Ginawa na lang natin tri-fourth kasi gagawin din natin siyang palaman ng Spanish pagkatapos natin dito. Ito na rin ang gagawin natin palaman ng Spanish. Kaya ginawa natin tri-fourth para diretso na. Tri-fourth din na wash sugar. Yan. Tapos maglalagay tayo ng margarine. Haluin muna natin. Ngayon mga ka-bakers, ang paglagay nito ng margarine, pwede lang na. Bale ang asukal doon, kalahati lang siya sa 3/4. Sabihin kung harina mo, 3/4 ang asukal, 3/4 ang margarine ay 350 lang. Ibig sabihin kalahati lang siya. Ngayon magtitimpla tayo ng ganong timpla. Lalagyan natin ito ng 350 grams ng margarine. Kagamayin na natin ito mga ka-bakers kasi haluin din naman natin ito. Ayan, 350 siya o. 350. Ayan. Ngayon, haluin muna natin ito. Paghalo nito mga ka-bakers ay alalay lang, ganun lang. Ayan, ganun lang. Ayan. Na siya mga ka-bakers, oh. Ayan. Ito, pwede na to siya. Ito, itong timpla na to, pwede na to siya. Pero kung gusto nyo pa na maging attractive, maging maganda yung quality ng cheese na to, ito, topping sa cheese bread, pwede pa kayo dito mag-add ng margarine na 100 grams para maganda talaga yung quality ng cheese bread nyo. Hindi siya dry, yung mamasa-masa yung ibabaw. Kaya pag dinisplay nyo siya sa estante, maganda siya tingnan. Ito siya, oh. Ganito siya. Ganito ang timpla niya. Pero ito siya, pag linagay nyo to, minsan pag ganito, dry siya. Dry yung kalalabasan ng cheese bread. Ayan, yung cheese roll natin. Ngayon, ang gagawin natin para maging maganda yung quality ng cheese bread natin, magdadagdag pa tayo ng 100 grams na margarine.
Kaya siya, 100 grams. Ngayon, dadagdag natin dito. Bale, naging timpla na ito, nito. 3/4 na harina, 3/4 na asukal, 4/5 na margarine. Ayan. Yan na siya mga ka-bakers, oh. Kung mapapansin nyo, parang nag-iba na siya, parang basa na siya, tapos parang malalaki na yung ano niya, yung ganito. Oh. Yan, hindi na siya gaya kanina, nahiwa-hiwalay talaga siya, tapos mayroon siya pagka-dry. Ngayon, hiwa-hiwalay siya, pero parang basa. Yan, ngayon, ilalagay na natin siya doon sa ating cheese bread, tatapping sa natin siya. Na. Pero lalagyan mo natin siya, babanyan natin siya ng itlog ito para dumikit yung cheese niya. Yan na siya. Ngayon mga ka-bakers, ilalagay na natin ito. Yan, nahayaan mo natin siya ng mga 5 minutes lang para dumikit mabuti yung kanyang toppings. Yan na mga ka-bakers, tanggalin na natin siya, ilagay na natin siya sa tray. Ayan siya, oh, yan ang kanyang magiging itsura. Mga ka-bakers, kung pwede naman yung ano, yung unang timpla ko kanina, ganun ang timpla, pero minsan kasi pag ganun dry, siyempre yung tao kasi pag nakita nila na dry, parang hindi nila hindi attractive tingnan, hindi rin napigil eh, kaya ang nangyayari napu-pull out siya. Sayang din. Ay, hindi naman sayang kasi gagawin siyang pudding. Kaso pag nagdagdag ka ng gawa ka ng pudding, magdadagdag ka rin ng margarine. Eh, anong na din naman, ano naman yun? Dagdag, ingredients. Kaso kaya dito ka na magdagdag ng ano, margarine. Kahit 50 grams lang, pwede na. Yan mga ka-bakers, nagagawa tayo ng pipti piraso ganito. Yan
Araw-araw ako yan nagagawa dito mga ka-bakers kasi mabinta yan dito. Ito, ito naman yung gagawin natin sa palaman natin sa Spanish. Ngayon, yung Spanish naman ang gagawin natin kung paano siya maging quality din yung Spanish natin. Ang Spanish naman kasi yung ano doon, yung palaman naman. Hindi yung ano topping kasi breadcrumbs lang yun. Yung sa palaman naman niya. Ito, lalagay lang natin ito. Yan, ito na yung gagawin natin palaman natin sa Spanish. Ayan, magawa naman tayo ng palaman ng Spanish. Ito yun. Ngayon, ang ilalagay na lang natin dyan kasi matigas ito eh. Maglalagay tayo ng tubig, yan o, mga 1 inch lang. Yan. Maglalagay tayo ng vanilya, mantika. Yan, 1 inch din. Maglalagay tayo ng vanilya. Yan. Yan, haluin na natin to. Kamayin na lang natin to. Malinis na ang kamay natin. Yan mga ka-bakers, haluin to. Yan na siya. Yan ating palaman ng ating Spanish. Balutin na natin. Yan, ganun lang yung paglalak niya. Huwag nyo nalakan yung dito sa gilid para pag natunaw siya, ano yun siya, pag natunaw yung loob. A few moments later. Yan na mga ka-bakers, tapos natin na figura. Ilangin na natin ilang piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 60 piraso. Yan. Lagyan natin siya ng drums. Thank you.
inches later. Yan mga ka-bakers, after 1 hour, isa na yung ating cheese bread. Ayan o, sasalang na natin. Ayan, dosa na. At painit na tayo ng ubi natin ng 200, kaya sasalang na natin to. Ayan. Pati na rin yung Spanish, mga kabikoy, nasala na natin. Update ko na lang kayo mamaya pag lipas ng mga 30 minutes. Pag natapos tayo magluto, update ko na lang kayo. Ayan na, mga kabikers. After 20 minutes, naluto ng cheese roll natin. Kaya, kukunin na natin. Ayan siya, Ayan na mga ka-bakers, pakita ko na sa inyo ang cheese roll natin. Ba, ayan o. Ayan, napaka-attractive niya tingnan, no? Yan, antabayan lang natin hanggang maluto natin yung Spanish. Yan, nakita nyo na. Ang Spanish naman ang ating lulutuin. Kasalang lang natin, siguro mga ano pa yun, mga 15 minutes, maluluto na din yun. Yan mga kabikers, luto na ang ating Spanish. Yan o. Oh. Importante. Yan na ang ating Spanish, mga kabikers, nalutok na. Yan o. Sarap nito o. Yan o. Yan ka ang ating cheese bread, kasalansan na. Ito ang ating Spanish. Yan mga ka-bakers, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hanggang sa muling video natin. Thank you.